Nakatira kami noon sa Lucena City. Pero medyo malayo kami sa mismong sentro. Yung lugar namin, mapuno at wala masyadong tao. 5 buwan ko na noon dinadala ang unang anak ko. Nang may dumalaw sa aking hindi inaasahang bisita. Madaling araw noon, hindi ako makaramdam ng antok. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero hindi ako mapakali noon. Karaniwan naman mabilis akong makatulog sa gabi. Tumatagilid ako noon sa kaliwa ko nang marinig ko ang ate Lala ko na tinatawag ako. Ang sabi niya, halika, labas ka muna saglit. Mahina lang ang boses niya noon, pero sigurado akong si ate Lala yun. Pinapalabas niya ako sa kwarto ko. Tumingin ako sa orasan, sa maliit na mesa sa gilid ng higaan ko, at nakita kong 2:00 pa lang noon ng madaling araw. Ano kaya ang kailangan ni ate? Sabi ko sa sarili ko. Napaisip ako noon kasi ang alam ko nasa Makati pa dapat si Ate Lala kasi doon siya nagtatrabaho. Tiningnan ko ang kalendaryo at nakita kong Martes pa lang noon ang madaling araw. Hindi pwedeng nasa bahay si Ate kasi Biyernes o Sabado lang siya umuwi sa amin. Nakaramdam ako noon ng kaba na hindi ko maintindihan. Kaya sinunod ko na lang ang kutob ko at hindi lumabas ng kwarto. 1 beses ko lang naman din narinig yung boses na yun, kaya akala ko imahinasyon ko lang. Mabilis ko itong nakalimutan. Hindi ko na lang kasi pinansin at baka nga na naginip lang ako nun o kaya guni-guni lang. Pati kay Ate Lala ay hindi ko na ito naikwento. Pero nung sumunod na linggo, ganun na naman ang nangyari. Nagigising-gising ako noon nang marinig ko ulit ang boses ni Ate Lala. Sinasabi niya na naman na lumabas daw ako ng kwarto at may sasabihin daw siya sa akin na importante. Nagtataka na talaga ako noon kasi napakahina ng boses ni Ate Lala. Parang pabulong lang siya na nagsasalita. Hindi niya naman kailangan na hinaan ang boses niya. Saka isa pa, pwedeng-pwede siyang pumasok sa kwarto ko kasi hindi naman nakalak yun. Natakot na ako nun kasi iba pa rin ang kutob ko. Kaya ang ginawa ko, bumangon ako at inilak ang pinto pati ang bintana. Bumalik ako sa kama at nagtalukbong ng kumot. Hindi ko na ulit narinig yung boses hanggang sa makatulog na ako. Kinaumagahan, kumakain kami noon ng agahan ni Mama. Naisip ko na tanungin na lang siya tungkol sa nangyari kagabi. Ang sabi ko, Ma, umuwi ba kagabi si Ate Lala? Ang sabi niya naman sa akin, Hindi naman anak, di ba may trabaho si Lala? Sa Biyernes pa uwi nun dito, bakit mo natanong? Sa totoo lang, hindi na ako nagulat sa sagot ni Mama. Pakiramdam ko talaga kasi may kakaiba sa boses na yun. Narinig ko kagabi at nung nakaraang linggo. Sinabi ko kay Mama na parang narinig ko ang boses ni Ate Lala kagabi. Para siyang bumubulong lang at pinapalabas ako ng kwarto. Sabi ko sa kanya, natakot ako kaya hindi ko na lang pinansin yung boses at baka ka ako mali lang ako ng dinig. Sabi ko pa kay Mama, 2 beses na nangyari yun, kagabi at nung nakaraang Martes. Doon na nagkwento si Mama sa akin. Noong nakaraang Martes daw ng madaling araw ay nakarinig sila ng kakaibang huni ng ibon. Mga 1 o 2 beses na huni lang daw, kaya hindi naman nila pinansin ni Papa. Inisip nila na baka napadaan lang yung ibon na yun galing sa kung saang lugar.
Hindi na nila ulit narinig ng ilang araw. Pero kagabi daw, ay narinig nila ulit. Nagulat ako noon sa sabi ni Mama. Kasi wala naman akong narinig na huni ng ibon kagabi. Yung boses lang talaga ni Ate, yung hindi ordinaryo sa akin. Tsaka sa eksaktong dalawang gabi na narinig ni na Mama yung ibon, eh yun din yung gabing narinig ko ang boses ni Ate Lala. Hindi ko mapilit ang sarili ko na isipin na walang kinalaman ang huni ng ibon sa boses na narinig ko. Ang sabi ni Mama, marahil daw ay inaaswang ako. Wala akong kaalam-alam kasi wala naman akong naririnig na tik-tik o wak-wak ng mga tunog. Kasi diba, karaniwan na yun ang naririnig kapag may aswang sa paligid. Pagkasabi ni Mama sa akin nun, saka ako na din naalala yung mga pagsit-sit na naririnig ko sa mga hapon na mag-isa lang ako sa bahay. Akala ko noon, halusinasyon ko lang, gawa nga ng buntis ako. Dahil sa mga pangyayaring iyon, pinatira muna ako ni Mama sa pinsan ko sa Antipolo. Laking gulat ko na lang nang hindi pa rin mawala yung pagsit-sit sa akin. Mabuti na lang at yung kasambahay ng pinsan ko ay Waray. Napakatapang na babae. At kapag may naririnig siyang kakaibang tunog sa gabi, hinahamon niya talaga ng patayan. Sa tingin ko ay umepekto naman ito kasi bigla na lang huminto ang pagdalaw sa akin ng bisita kong yun. Doon sa Antipolo, naging maayos na ang pagtulog ko. Walang mga pagsitsit o kung anumang masama o kakaibang nararamdaman hanggang sa isinilang ko na nga ang anak ko. Sabi ko lang probinsya ng Mama ko. Nakatira sila noon sa Daraga Albay. Madami siyang mga kwento sa amin tungkol sa mga aswang. Sa lugar kasi nila, naniniwala talaga silang totoo ang mga nilalang na ito. Pati ang mga tita at tito ko na kapatid ni Mama ay naniniwala din. Karanasan ito ng nanay ko. Hindi naman talaga ito nakakatakot na kwento, pero masasabi kong kakaiba talaga. Noong bata daw ang Mama ko, mahilig itong makipaglaro sa mga kapwa niya bata. Kahit yung mga hindi niya gaano kakilala, mahilig niya ngayain para maglaro. May nakilala daw nun si Mama na isang bata na mailap sa tao. Tawagin na lang natin siyang Mila. Hindi daw yun palakibo pag nakikita nilang dumadaan. Pero kay Mama, nakikipag-usap ito. Kasi nga madaldal si Mama at pala kaibigan. At makailang beses na rin itong kinaibigan ni Mama. Isang araw daw, pumunta si Mila sa bahay ni na Mama. Gusto kasing makipaglaro. Pinapasok naman ito ni Mama at ni Lola. Nung mga oras na yon, may isa pang kalaro si nanay na naunang dumating kaysa kay Mila. Masaya silang naglaro, kasama din ng mga kapatid ni Mama. Naglaro sila ng manika, bahay-bahayan, yung mga ganon. Maya-maya daw, naisipan ng Mama ko na biruin si Mila. Kinantsaba ni Mama yung mga kapatid niya para doon. Lumabas sila ng bahay at kinuha yung walis tingting sa bakuran. Inilagay nila ito ng pabaliktad sa gilid ng pintuan. Tumatawa-tawa pa sila noon habang nilalagay yung walis tingting. Samantalang patuloy lang ang paglalaro ni Mila sa loob. Mabait naman si Mama, pero minsan talaga may pagkapilya. Mga alas 4 na daw ng hapon, nagpaalam na si Mila na aalis na siya at baka hinahanap na siya sa bahay nila. Nagpaalam din ito kay Lola. At nang lalabas na daw ito sa pintuan,
bigla itong bumalik sa loob. At ang sabi kay mama ay maya-maya na lang daw tuloy siya aalis kasi gusto niya pang maglaro. Kaya nagpatuloy sila sa paglalaro. Makalipas ng 10 minuto, pumunta ulit si Mila sa pintuan na parang may sinisilip. Sinabihan siya ni Lola na baka daw mag-alala na ang mga magulang nito sa kanya. Pero ang sabi nito, maya-maya na lang daw. Hindi na daw noon umiimik si Mila hanggang sa magpaalam na din ang isa nilang kalaro na uuwi na. Ang sabi ni Mila, sasabay na lang daw ito sa paglabas. Pero pagdating sa pinto, ay bumalik na naman ito sa loob. At ang sabi, konting minuto pa daw. Doon na ni Mama naalala na binibiro nga pala nila si Mila kanina. Alam kasi ni Mama ang usap-usapan na aswang ang pamilya ni Mila. Kaya naisipan lang ng Mama ko na biruin ito. Nilagyan niya ng walis tingting na nakabaliktad sa gilid ng pintuan ng bahay. Ang paniniwala kasi sa kanila, kapag may walis tingting na nakabaliktad sa pintuan, ay hindi makakapasok o makakalabas ang aswang. Pero biro-biro lang yun ni Mama, kasi nga bata pa si Mama noon. Wala naman siyang masamang intensyon. Nung maalala ito ni Mama, kaagad nilang inalis yung walis tingting sa pintuan. Umaliwalas daw ang mukha ng kalaro nila at saka na nagpaalam. Salamat daw sa pakikipaglaro sa kanya. Hinatid ni Mama si Mila hanggang sa bakuran at naglakad na nga ito paalis. Pagbalik sa bahay, tawa ng tawa si Mama at mga kapatid nito. Loko din talaga tong si Mama. Pero ang weird no, hindi talaga umalis yung bata sa bahay dahil sa walis tingting na nakabaliktad. Hindi ko alam kung paanong matatakot ang aswang sa walis tingting. Baka may ilan sa inyong nakakaalam. Maraming salamat po sa pakikinig sa kwento ko. Nangyari ito noong 3 buwan akong buntis. May sarili naman kaming bahay ng asawa ko. Pero tuwing Sabado at Linggo, doon kami umuwi sa bahay ng mga magulang ko. Mas panatag kasi ang loob ko kapag nakikita ko si Mama paminsan-minsan. Nagtatrabaho ang asawa ko bilang IT specialist sa isang kumpanya sa Makati. Kung minsan ay nasa shifting schedule, kaya may mga pagkakataon na hindi siya sa bahay natutulog. Isang gabi ng Sabado, hindi nakauwi ang asawa ko kasi may trabaho siya. Nagpaalam siya sa akin na maraming trabaho talaga sa Linggo na yun, kaya maraming beses siya noon na overtime. Dahil doon, umuwi ako mag-isa kay na Mama para doon matulog. Sakto lang ang laki ng bahay ni na Mama. May 2 palapag ito at may 2 kwarto sa itaas. Yung kwarto ni na Mama at yung bakanting kwarto kung saan doon kami natutulog ng asawa ko tuwing pupunta kami sa kanila. Maaliwalas naman matulog doon kasi may 2 bintana at dahil nga sa nasa 2 palapag ay mahangin din. Malalim na ang gabi noon pero hindi ako makatulog ng maayos. Basta yung pakiramdam ko ay parang may tumitingin sa akin. Hindi naman ako matatakotin at sanay din naman akong matulog mag-isa paminsan-minsan. Pero parang kinikilabutan ako ng mga oras na yun. Pinipilit kong pumikit na lang at magtalokbong ng kumot. Pero kahit bagsak ng mga mata ko ay hindi talaga madiretso ang tulog ko. Yung pakiramdam ko noon, parang may umiikot sa kwarto ko.
Hindi ko na noon natiis. At kahit makadistorbo, ay tinawag ko ang kapatid ko na babae na si Andrea. At nakiusap na kung pwede ay tabihan niya muna ako matulog sa kwarto. Pumayag naman siya. Nung may kasama na ako, nakatulog naman ako kaagad. Nang sumunod na araw, nakaupo lang ako nun sa sala namin at nanonood ng TV. Dumating si Andrea galing sa labas at umupo sa tabi ng sofa. Ang sabi niya, "Ate, patayin mo muna yung TV. May sasabihin ako." Ang sabi ko naman, "Mamaya na, pag-commercial na lang." Nanonood kasi ako noon ng teleserye. Pero mapilit talaga yung kapatid ko at pinatay niya pa talaga yung TV. Medyo nainis pa nga ako noon eh. Pero ang sabi niya ay importante daw talaga ang sasabihin niya. Kita ko sa kanya na hindi naman siya basta nang aasar lang, kaya pinakinggan ko na lang siya. Ang kwento ni Andrea, habang bumibili daw siya sa tindahan sa labas, ay nakita niya yung pinsan namin na si Marie. Sina Marie ay nakatira lang sa tapat mismo ng bahay namin. Ang sabi ni Marie sa kapatid ko, "Andrea, anong oras kayo natulog kagabi?" Ang sagot naman ng kapatid ko, "Ay ate, late na siguro. Mga 12 a.m. na ata yun." Nagulat si Andrea nun sa sagot ng pinsan namin at pati na rin ako ay kinilabutan. Ang sabi ni Marie, kagabi daw ay late na siyang natulog kasi may pinanood siya ng pelikula. Pagkatapos niya daw manood ay pumunta siya sa kusina para magsipilyo. Habang nagsisipilyo ay nakatingin lang daw siya noon sa bintana nang may makita daw siyang dalawang anino sa labas ng bahay namin. Kitang-kita niya daw, dalawang nilalang na hugis tao pero purong itim ang katawan na tila ba nakahubad. Dalawa daw yun, yung isa ay nakasabit sa puno at yung isa naman ay nakabaliktad sa may bintana ng kwarto. Yung kwarto ko. Para daw itong may hinahanap kasi nag-iiba-iba ng pwesto at parang asong may inaamoy. Takot na takot daw nun yung pinsan ko at kaagad na pinatay ang ilaw sa bahay nila. Baka daw kasi makita siya. Nagmadali niyang tinawag ang kuya niya para ipakita yung nakita niya. Pero pagsilip daw nila ng dahan-dahan mula sa bintana nila, ay wala na ang mga ito. Naniwala kami noon sa pinsan ko kasi alam namin na bukas ang third eye nito mula ng bata pa. Nakakapangilabot yung sinabi niya dahil nung gabing may nakita siya sa labas ng bahay namin, ayun din yung gabing hindi ako makatulog sa hindi malamang dahilan. Ikunento namin ito sa mga magulang namin at naganap sila ng mga pangontra. Hindi na rin ako hinayaan na matulog mag-isa. Ang sabi ng matatanda sa amin, masyadong mabango daw sa pangamoy ng aswang ang mga buntis, lalo na daw kapag maliit pa yung sanggol sa tiyan. Yung mga tipong 2-4 buwan pa lang. Simula noong naging mas maingat kami, hindi na ako nakaramdam ng kakaiba tuwing gabi. Nagpapasalamat po ako kina Princess Nina, Tempest Rider at May Martina para sa mga kwentong ito. At salamat din po kay Rose, ang story sender natin ng episode na Aswang sa Batangas. Ang sabi niya, "Shout out po sa mga tropa ko na laging nag-aabang sa mga stories mo po. Actually sila din po ang nag-u-joke sa akin na i-share ito dito. Thank you po sa pagpansin sa akin, Miss Tales. Thank you din Rose sa pagpapadala ng kwento." So dumako naman tayo sa mga comments. Kukunin ko ang mga shoutouts sa last episode natin na Aswang sa Batangas. So hello kay Hazin Kamumut, pa-shoutout po, nakakatakot, the best ka talaga ate.
Thank you po sa pakikinig. Hello kay Malia Angela Santa Ana, kay Aris Girl Perez, kay Armino Lucas Rupert Mateo Randra. Pa-shoutout po sa ate ko na si Charmaine at sa tatlo kong maliliit na kapatid na si Yuan, Amethyst at Sandra. Thank you po sa laging pakikinig. Hello kay Mark Bong Aris. Yun, salamat sa upload at may mapapakinggan sa buong gabi. Thank you po. Hello kay Secret Love and Life Confessions. Good morning Philippine Tales, late viewers here. Hello kay Katakot Stories. Pakinig po. Sa wakas may bago na naman ang idol ko. Pa-shoutout po ma. Hello po kay Katakot Stories. Isa din po siyang horror narration channel. Pakicheck nyo din po yung channel niya. Hello kay La Santos. Present. Hello po. Always listening po. Pa-shoutout po to my sister Jeng De Los Santos and my niece Kakay who's always listening sa binabasa niyo po. God bless and keep safe. Hello po Miss La Santos and family. Shoutout din kay Shinomar, Mary Jane Toledo, Lawrence Lianto, Charles J. Bacaltos. Hello kay Haida Buisan. Pa-shoutout na lang din Family Galang and Buisan. Salamat po ng marami. Hello po kay Arsad, kay Joan Ted. Listening po from Saudi. Hello po kay Dana Muhammad. Sana po tama yung Google Translate. So sabi niya, hello po, sana po araw-araw kayong nag-a-upload. Naghihintay po ako sa mga upload nyo. Thank you po. Thank you po sa mga laging naghihintay ng mga uploads kahit po madalang tayo mag-upload. Hello kay Miel Marcelo, kay Rodel Nate. Hello kay John Riniel Zacate. You know, na-miss ka namin, Ma'am Idol. Thanks sa story. Thank you po sa pakikinig. Hello kay Kudal Nancy, present listening from Macau. Marami po talaga tayong OFW na listeners. Hello po sa inyo, Miss Kudal Nancy, at sa lahat po ng mga OFW na nakikinig. Ingat po kayo kung nasaan man po kayo. Hello kay I'm With You TV. Thank you sa story, ma'am. Sobrang ganda. God bless always po. Shoutout po, Yonggi, Spinks, Panda, Mingo, Dugo, and Gold. Hello po kay Erisa Miguel, kay Love Moko. At ang huli, shoutout kay Marvi Ponsica. Katakot naman, hehe, pero nice story po, sana araw-araw ka po mag-upload. So, ayan po yung mga shoutout natin ngayong episode. Maraming maraming salamat po sa laging paghihintay, laging pakikinig sa mga bagong kwento natin. Ingat po kayo parate at kita po tayo sa next episode.